Ika-isa ng Nobyembre, Biyernes, ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang makita ni Jesus ang makapal na tao, umahon siya sa bundok. Naupo siya roon at lumapit sa kanya ang mga alagad at nagsimula siyang magturo sa kanila. Mapapalad ang mga may diwa ng dukha sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang mga nagluluksa sapagkat pagiging hawahin sila. Mapapalad ang mga di marahas sapagkat mapapasa kanila ang lupain. Mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katarungan sapagkat bubusugin sila. Mapapalad ang mga maawain sapagkat kaaawaan sila. Mapapalad ang mga may busilak na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga nagpupunyagi para sa kapayapaan sapagkat tatawagin silang mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katarungan sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kung iniinsulto kayo at pinag-uusig at sinisira ang puri dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang gantimpalang nasa Diyos para sa inyo. Ganito rin, pinag-usig ang mga propetang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang gantimpalang nasa Diyos para sa inyo. Pagdiriwang ang nararapat na tugon sa presensya ni Jesus dahil sa kanyang nasimulan ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Siya mismo ang kaharian ng Diyos dahil sa kanya lamang ganap na nagahari ang kalooban ng Ama. Nais niyang maging kabahagi ang bawat isa sa kaharian ng Diyos. Kaya binaliktad ni Jesus ang kalagayan ng mga aba, nagluluksa, nagugutom at nauuhaw sa katarungan at inuusig. Pagpapala at pagpapalaya ang kanyang dala para sa kanila. Alinsunod sa ginawa ng Diyos sa Eksodo na kumilos ng kusa nang marinig ang panaghoy ng mga tao. Iniangat naman niya ang kalagayan ng mga kumikilos na sa pagpapabilis ng pagdating ng kaharian o mga kabahagi na sa pagkilos ng Diyos sa mundo. Ang di marahas, mawain, may busilak na puso at nagpupunyagi para sa kapayapaan. Pagpapala at pagkilala sa kanila ng Diyos ang mapapasa kanila kaugnay ng pakikiisa nila at pakikisangkot sa kapwa. Kaya sa harap ng mga pagdurusa at kadilima ng mundo, hindi na panaghoy at pagtangis ang dapat na tugon, kundi pagdiriwang dahil kapiling na ng mga nanalig ang Diyos. Pagsasagawa, tulad ng mga banal sa langit, kilalanin natin ang pagpapala ng presensya ni Jesus sa ating buhay ng atin ding mangkin ang Salmo 24 bilang bayang dumudulog sa Panginoon.